kung ang ilang kasambahay ay nagpupunta sa Maynila para magtrabaho. Ako naman, galing sa Maynila, nagpuntang probinsya para mamasukan sa isang mayamang pamilya. Natulad ko ay galing din sa lungsod. Matagal akong nanilbihan sa pamilya na itago na lang natin sa apelyidong Suarez. Bagong kasal pa lang sila Ma'am Vienna at Sir Jamil noon, katulong na nila ako. Kaya naman masasabi kong nasubaybayan ko talaga ang lahat ng pinagdaanan nila bilang mag-asawa. Hindi lang sa saya, kung hindi maging sa matinding galit, sakit, takot, at higit sa lahat, sa nakakatromang karanasan. Naroon ako, at isa sa nakikisimpatya sa kanila. Ikaw ba? Hanggang saan ang kaya mong tiisin, tanggapin, at yakapin para manatiling buo ang inyong pamilya? Ako nga pala po si Marinel, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Paano na ngayon to? Pang-ilang beses na to. Hindi ko alam kung posible pa ba na magamot ng tuluyan si Via. Pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Shhh! Alam ko ba, Mi? Okay lang yan. Susubok tayo ulit, ha? Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Alam mo namang milagro nga lang na nabuntis ako kay Via, di ba? Dahil sa problema ko sa matres. Kung mabubuntis man ako ngayon, less than 10% na lang yung chance. At hindi ko nga alam kung bakit umaasa pa ako eh. 10% pa din yun, Mi. Saka ano ka ba? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo palagi, ha? Kailangan namin ni Via ng malakas na mami. Saka meron naman tayong alternatibong gamot na nagagamit ngayon, di ba? Makontento na lang muna tayo habang wala pa yung ibang permanenteng paraan. Okay naman si VA. Madali mong nasasabi yan dahil hindi naman ikaw ang hindi mabuntis-buntis. Alam mo, hindi patas to eh. May ibang babae nga dyan na hindi naman responsable. Nagpapaalaga pa nga yung iba. Pero ayun, unlimited kong mabuntis. Tapos tayo na kailangan ng anak? Wala. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko noon. Hindi ko tuloy alam kung paano kakatok at iaabot ang gatas na pinatimpla ni Ma'am Vienna para kay V. Ayaw niya kasing ako ang nag-aasikaso sa anak nila kapag naroon sila. Mas gusto niyang hands-on siya kay Via hanggat maaari. Hindi na bago ang ganong senaryo na naririnig ko sa kanila. Wala naman silang ibang pinag-aawayan o pinagdidiskusyonan kung hindi ang bagay lang na yon. Malungkot akong napabuntong hininga. At noon ko napagtanto na kahit anong dami ng pera nila, hindi nila magawang solusyonan yung problema sa sakit ng anak nila. Tunay na hindi lahat ng bagay ay nasusolusyonan ng pera. Ay, tinamaan ng lintik! Aray ko naman! Napakabaho naman yan! Weset ka tapos basa pa! Ano ba yan? E di basura, itatapon ko nga sana eh. E ano ba kasing ginagawa mo dyan sa bakod at para kang pugot na ulo na nakangungoy-ngoy dyan? Diyos ko, pati yagballs ko nanginig sa takot eh. Ay sos! Akala ko ba sabi mo eh, babae ka? Eh bakit ngayon may panginig-nginig ka pa ng bitlog na sinasabi dyan? Eh saka, tika nga, saan ba galing yung basurang nagabato mo sa mukha ko? Buwisit ka, napakabaho talaga. E galing yan sa banyo eh. Mga pinagreglahan ni ma'am na napkin. Sira ulo ka talagang Jumar ka. Sa'yo ko mag-asampal yan eh. Eh sorry na bakla. Ikaw naman kasi eh. Ang dilim-dilim dito. Akala ko kung ano na yan. Eh bakit nga kasi nandyan ka? Ah, alam ko na. Maghapon na namang hindi nagparamdam sa'yo yung jowa-jowa ang mong supot, no? Kaya ayan, para ka na namang nagluluksa dyan. Ano bang nagsabi mo dyan? Dili si Aldrin ang iniisip ko. Sila ma'am at sir kasi. Nagarinig ko na namang nagkasagutan kanina. Mukhang negative na naman. Aba, hindi talaga lahat ibibigay sa isang tao, no? Yung mga amo mo ang pinakamayaman dito sa baryo natin. Pero tignan mo naman, hindi nila magamit ang lahat ng yaman nila sa nag-iisang problema. Pero alam mo, kung match lang ang tesyo namin yung si Vea,
Dili talaga ako magdalawang isip na mag-donate ng bone marrow sa kanya. Eh kaso, kung yung mga magulang niya nga, dili nagamat sa kanya, ako pa kaya? Ay! Ang galing mo talaga bakla, ikaw na talaga. Sa'yo na ang corona oh. Besin maawain na kasambahay. Goes to Marinel de la Peña. Oh, ito ng crown mo. Corona ng tinig nga lang. Ano ka ba naman? Seryoso ako, no? Bakit? Dili ka ba naawa dun sa bata? Parang laging nanghihina eh. Kunting danggil lang eh, nagapasa na agad. Tsaka kahit siguro ako na nanay nun, araw-araw akong iiyak eh. Eh puti nga hindi ikaw yung ina, no? Pakayang bilog at laki ng mata mo eh. Bigla na lang maningkit at mamagakakaiyak yan. Ay nako, napakalakas mong manlait, ano? Eh bakit gwapo ka ba? Baka kung may iba lang akong makachismesan dito, dili kita pagtyagaan. Nagtakot kaya ako sa'yo. Pakiramdam ko tuwing sisinghot ka, mahigop mo ako papasok sa butas ng elong mo. Oh, ayan na nga oh. Magbibilangan na kami ng kalalait sa mga katawan namin. O sige, hindi kita uurungan. Aba o sige, baka akala mo nakakalimutan kung pinaghilamos mo ako ng pinagreglahan. Makabawi din ako sa iyong bakla ka. Magkakarigla ka kahit wala kang matres. Aba itong bruhang to. Ikaw nga itong parang basang aso na nakadungaw sa bakuran namin eh. Hindi ko naman kasalanan na effective ka palang panakot sa gabi. Oo na, oo na. Gusto ko lang naman na makakausap. Kape, gusto mo? Popcorn? O kaya fries na lang kaya? Che, iwan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Kahit kilan talaga, di ka matinukausap eh. Eh si Aldrin na lang tatawagan ko. Saka, tingnan mo, bilog pala ang buwan. Baka biglang magkangipin yung ilong mo eh, kainin pa ako. Asa ka? Macho at gwapo lang ang sinusubo ng ilong ko, no? Ay, nako. Kakadiri ka talagang bakla ka. Naiiling na lang akong pumasok sa bahay. Kahit kailan talaga, hindi ko maaasahan sa usapang matino ang silahis na yon. Papunta na sana ako sa kwarto ko nang makita ko si Sir Jamil. Mabilis siyang naglalakad papunta sa pintuan palabas sa likod bahay. Hindi niya ako nakita dahil nauna na siyang nagtungo doon bago pa ako pumasok sa main door. Ayokong maging usyusera, pero wala, mahirap kalabanin ang pagiging chismosa. Bago sumunod kay Sir, tumingala muna ako sa kwarto nila sa taas. Bukas ang pintuan doon. Marahil ay wala din doon si Ma'am Vienna. Nasa kwarto siya marahil ng anak nila. Anong sabi mo? Pero, Diyos ko, hindi nga siya nagbibiro. Eh, kamusta si Ray-Ray? Okay lang ba siya? Okay, sige. Gagawa ko ng paraan. Pakialagaan muna siya, ha? Oo. Ipakremate nyo na lang. Ako nang bahala sa lahat. Nang makita kong ibinaba na ni Sir ang cellphone, mabilis na din akong umalis sa likuran ng pintuan. Maingat akong dumiretso sa malapit na banyo at nanatili doon ng medyo matagal. Aaminin kong kinakain ako noon ng kuryosidad. Hindi ko maintindihan kung tungkol saan o kanino ang narinig ko. Kung dapat ba yung pagtuunan ng pansin o baka naman masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Pero sa lahat ng narinig ko, isa lang ang nasisiguro ko. May patay na ipapakremate at si Sir ang bahala sa lahat ng gastos doon. Paglabas ko ay naabutan ko pa din si Sir sa sala. Tila malalim ang iniisip habang nagkakape. Bagamat ngumiti siya nang makita ako, kita ko sa mga mata niya ang tila pag-aalala sa kung anong bagay. Kinabahan ako, pero hindi ako nagpahalata. Sa halip ay gumanti na lang ako ng ngiti sa kanya. Kanina ka pa ba sa banyo? Parang hindi kita nakita lumabas ng kwarto ah. Oho. Eh, dili ko rin ho kayo napansin kanina nung nagbanyo ako, sir. Saka, natagalan din po ako eh. Ang hirap kasing ilabas. Ganun ba? Abay mukha nga. Ayun at pawis na pawis ko. Ah, nako. Eh, may bakas pa pala ng paghihirap. Eh, oo nga pala po.
Kumusta na nga po pala si ma'am? Okay naman na. Nagpapahinga na sa kwarto kasama si Via. Narinig mo na naman ba na nag-aaway kami kanina? Eh, pasensya na po kayo, sir. Mag-aakyat lang sana ako ng gatas ni Bea eh. Ano ko ba? Ayos lang yun. Saka ikaw naman yan at hindi lingid sa iyo yung pinagdadaanan namin ng ma'am mo. Oo nga pala, Marinel. May out of town na business pala ako bukas. Ikaw munang bahala kay V at sa ma'am mo, ha? Ay naku, wala pong problema, sir. Saka, ang tagal nyo na din kung hindi nakapag-out of town. Back to business na po ulit kayo, sir. Ah, eh, may bagong kliyente lang na gusto ipa-customize yung bed frame tsaka yung cabinet. Gusto niya kasi, karap siya habang ginagawa ko yung design. Saka hotel kasi yung paglalagyan niya eh. Malaki-laki tong kliyenteng to pag nagkataon. Aba, bigating kliyente nga yan, sir, ah. Good luck na ho agad, ha? Magakuha niyo yan, sir. Ikaw pa ba? Salamat pa rin nila. Saka, munti ko na pala makalimutan. Gusto ko sana palinis sa yung dating kwarto ni Via. May iba ka namang malalagyan ng mga nakatambak doon, di ba? Eh, bakit po, sir? May bisita po bang magadating? Ha? Wala naman. Ano lang. Gusto ko lang sana ulit ayusin. Lalagyan ko ng makulay na disenyo para kay Via. Makakaganda yun sa mood niya doon para mag-online school pag nagkataon. Lalagyan ko din ng mga favorite character niya sa mga dingding. Aba, mukhang magandang ideya nga po yan. Eh sige ho, nakaayos naman yung mga gamit na andon. May espasyo pa din naman sa bodega. Baka doon ko na lang po maglagay yung mga gamit. Tapos mas babalutan ko na lang ho ng maayos para di ho magapasok ang mga alikabok. Okay, ikaw nang bahala ah. Akit na ako. O ikaw ah, magpahinga ka na din. Ay, sige po sir. Ikaw din ho. Tiningnan ko pa siya habang paakyat. Batid kong nagsisinungaling si sir sa kung anong bagay. Pero naisip ko, ano naman kung ganon? Wala naman siyang obligasyon na magpaliwanag sa akin. Siguro naman kay ma'am, hindi na siya magsisinungaling. Naisip ko pa nga na baka isa sa kamag-anak nila ang namatay at ayaw lang sabihin ni sir kay ma'am para hindi na ito lalong ma-stress. Okay, ano naman kung namatayan sila? Eh di dapat nga pamilya silang pupunta dun kung sakali eh. Shhh! Napakalakas talaga niyang bunganga mo. Baka gusto mo pa ng mic para marinig ka pa dyan ng mga sambayanan. Ay, sorry na. Alam mo naman natural sa akin yung ganun boses eh. Pero alam mo, Bax, malakas talaga ang kotob ko na may mali eh. Alam mo, ikaw, dinaig mo pa yung instinct ng tunay na asawa. Manong, patahimikin mo nga yung utak nito, kaka-overthink. Pati yung nagre-relax kong brain, dinadamay mo eh. Pero sa palagay mo, sa sitwasyon nila ngayon, may isip pa kaya ng almost perfect na amo mong lalaki na gumawa ng milagro? Aba, mahihiya yun sa karma, Bax. Ay, yun na nga din eh. Sa palagay mo, magandang ideya kaya na magatanong ko pa si ma'am kung may kakilala silang namatayan. O kaya kamag-anak na may pangalang Riri. Parang sa kanya kasi alalang-alala si sir nung gabi eh. Alam mo, isa lang maipapayo ko sa'yo. Stay out of their married life. Hindi ka naman third wheel o eskabeche na para makisaw-saw pa, no? Saka ikaw din, ang ganda-ganda ng sahod at buhay mo dyan. Baka mamaya bigla kang bumalik sa syudad sa oras na ikaw pa yung maging dahilan ng pag-aaway nila. Aba syempre, bawal ba akong maging concern sa mga amo ko? Eh ano ba kasi yung kinaka-stress mo? Wala ka namang pruwebe eh. Puro ka duda at hinala. Kabutin mo na nga lang muna yung dila mo kung nangangate. Oh, sabihin na natin tama ang duda mo. Eh wala namang brief na hindi na mamahok kapag matagal ng suot. Aalingaso at aalingasaw yan. Ay naku, Diyos ko. Bakit naman sa dami-dami ng pwede mong gamitin salita eh brep pa talaga ang lumabas dyan sa bunganga mo? Napakabastos mo talaga. Eh bakit ba? Eh yun yung trip ko eh. Nang maubos ko ang kape ay nagpaalam na din ako kay Jumar. Tinatawag na din kasi siya ng amo niya dahil mamamalengke na sila sa bayan. Ako naman,
Pumasok na sa bahay para magluto ng para sa agahan naming tatlo ni Mam Via. All around kasambahin nila ako. Hindi naman mabigat ang mga gawain dahil minsan ay tinutulungan din ako ni ate. Pangalawang araw na noon simula nang umalis si Sir Jamil. Ang sabi, tatlong araw daw itong mawawala. Hindi ko tuloy maiwasang mag-guilty sa tuwing titingnan ko ang mag-ina. Pero tama naman si Jumar. Hindi ko naman dapat problemahin ang bagay na yon. Baka magtaka kayo kung bakit sobrang big deal sa akin ang narinig ko. Sa tagal ng panahon kasi nakasama ko sila. Yun lang yung unang pagkakataon na nahuli ko si Sir Jamil na nagtatago pa habang may kausap sa cellphone. Hindi pa uso ang touchscreen noong 2009. Nokia pa ang cellphone namin at tanging tawag o text lang ang paraan ng komunikasyon. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Ray Ray. Kamusta po kayo, Tita Vienna? Hi, Jamil? Pwede mo ba akong tulungan sa kusina? Maghahanda lang ako ng merienda. Oo naman. Dito muna kayo ha. Anak, Via, siya si Ray Ray. Pwede mo siyang maging kuya. Talaga po, Daddy? May kuya na ako? Aamponin ka ba ng Daddy at Mami ko, Kuya Ray Ray? Tsaka, napano yung kamay mo? Bakit may benda? Wala to. Nadisgrasya ako habang naglalaro ng basketball. Eh, paano? Kuya mo na ako ngayon, ha? Eh, saan ka nakilala ni Daddy? Bakit kanya aamponin? Wala ka na bang pamilya? Wala na eh. Patay na kasi yung nanay ko, Via. Ako na lang mag-isa ngayon. Ah, ganun ba? Sakto, gusto ko din magkaroon ng kuya eh. Kaya lang, okay lang ba sa'yo na magkaroon ng kapatid na mahina at sakitin? Ano? Mahina at sakitin? May salamin ba kayo dito? Meron dun sa kwarto ko. Bakit? May papakita ako sa'yo dun. Tara! Ops, teka lang. Makalimutan nyo na yata ako dito, Veya. Ay, oo nga pala, Ate Marinel. Siya nga pala si Ate Marinel, Kuya Riri. Matagal na namin siyang kasambahay, kaya parte na din siya ng pamilya namin. Hindi na siya iba, kaya pwede mo na rin siyang tawaging Ate Mari. Hello po, Ate Mari. Aha, hi Riri. Eh, Veya, pwede bang mag-aintay na lang muna natin ng mami at daddy mo bago ka umakyat sa taas? Eh, gusto ko lang po sana ipakita sa kanya yung mukha niya, Ate Mari. Kasi kapag lagi ka masaya, mas gaganda daw yung pakiramdam mo. Sabi pa nga madalas ni Father, ang taong masiyahin, malayo sa sakit. Eh, tama ka naman, Riri. Pero siguro, mamaya na lang ano. Mag-aintay na lang natin ng pagbabalik ni Mam Viena at Sir Jamil. Tsaka para makapag-merienda na din kayo. Sumang-ayon naman ang dalawang bata sa akin. Ang totoo, yun ang unang beses na nakita kong tumawa ng ganon si Via. Kakaiba din ang kislap sa mga mata niya. Pare-parehas kaming nagulat nang dumating si Sir Jamil na may kasamang batang lalaki. May bit-bit pa itong malaking backpack. Wala siyang pasabi noon na uuwing may kasamang bata. 10 taon lang si Via. Samantalang sa tansya ko ay nasa 12 o 13 na yung batang kasama ni Sir. Okay lang naman sana yon. Masaya kasi ako na masaya si Via. Pero may isang bagay ang agad na pumukaw sa interes ko at pangamba. Si Ray Ray kasi, alam kong hindi lang siya basta normal na bata. May third eye po kasi ako, Miss Clar. Simula magkamalay ako, nakakakita na ako ng kung ano-ano. Nahirapan akong kontrolin noon ang kakayahan ko. Hanggang sa unti-unti, natutunan kong kilalanin ang totoo sa hindi. Lalo nang mapunta ako sa pamilya Suarez. Parang bulang naglaho ang kakayahan kong yon. Naging normal ang buhay ko. Dahil ni isang elemento o kaluluwa, wala akong naramdaman o nakita sa bahay na yon. Ano ka ba naman, Marinel? Bata lang yon. Tsaka ipinaliwanag na ng sir mo sa akin. Nasagasaan niya nang hindi sinasadya si Ray Ray.
Mabuti nga hindi napuruhan eh. Eh, ang sa akin lang naman po, ma'am. Gusto ko lang siguruhin mo kung mabuting tao talaga ang pinapasok nyo sa bahay nyo. Nag-aalala lang po ako. Kaya nga salamat. Alam kong mahal mo lang kami kaya ka ganyan. Pero gaya ng sabi ko, naiintindihan ko naman ang asawa ko. Maski ako naaawa sa batang yun eh. Kita mo nga walang pamilya. Pero masiyahing bata at positibo sa buhay. Magalang pa at saka mabait. Kaya ikaw, kung ano man yung napapansin mukha mo, hayaan mo na lang ha. Bata pa yun eh. Bigyan mo siya ng chance na makilala pa ng lubusan. Alam ko naman hong mabait siya, ma'am. Eh kaya lang ho, may hindi mabait na parte niya. Ang ibig ko hong sabihin, para ho kasing may parte ng pagkatao niya na may sa demonyo ho. Marinel, watch your words naman. Baka mamaya marinig ka ng bata tapos sumama pa ang loob. Alam mo ba kung gaano kasi si Via na may makakausap at makakalaro na siya? Yung may makakaintindi sa kalagayan niya. Hayaan na lang muna natin siyang sumaya. Okay ba yon? Pakiramdam ko bigla akong naging kontrabida sa isang soap opera ng mga sandaling yon. Hindi ko naman masabi kay ma'am na may nakikita akong itim na usok sa likuran ng batang yon. Na hindi siya nito nilulubayan at parang nakadikit na sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi naman kasi nila alam na may third eye ako. At kung sakali man, duda din ako ng panahong yon kung paniniwalaan ba nila yung mga paliwanag ko. O gaya din ng iba, pagsasabihan lang nila akong nababaliw na. Hoy Bax, seryoso ka dyan? Pinatitindig mo na naman yung balahibo ng katawan ko. Tignan mo, pati yung balahibong pusa ako parang nanginig na sa kilabot. Ano ka ba naman? Eh bahala ka kung daily ka maniwala sa akin. Pero yun ang totoo. Nakikita ko talaga yung itim na usok. Alam ko pa naman kapag ganun, masamang espiritu yun. Iba ka naman nanay yun ng bata? Sabi mo di ba patay na yung nanay nun? Eh oo, pwede naman. Pero ibig sabihin, masamang tao yung nanay ni Riri dati para maging itim yung espiritu niya. Eh nagayari lang naman yun sa mga entity na may lahing kakaiba. O di kaya nakipagkasundo sa demonyo. Mga tao kasali sa kulto. Alam mo, hindi ko talaga ina-expect na sa dami na nakilala ko, may mahahalo pang katulad mo. Harapan mo na lang ako ng kahit anong bagay, wag lang yung mga usap mang ganyan. Diyos ko naman, kahit gano'ng kita kamahal, iiwan talaga kita eh. Napaka-uwi mo talaga, Bax. Dili ka naman masaktan ng mga yun eh. Saka hanggat dili mo sila nakita, wala kang dapat ikatakot. Eh may iba ka pa bang weird na kayang gawin ha? Sabihin mo na para isang kilabot na lang. Eh wala na. Ang laki-laki mong tao, takot ka sa dili mo nakikita. Ano ka? Mas nakakatakot naman talaga yung hindi nakikita, no? Mas delikado sila kasi para kang bulag na lumalaban kapag ganun. Ay nako. Kung saan na napadpad tong usapan natin. Alas 11 na din pala ng gabi eh, dili ko na namalayan. Ay alam mo pala, kala ko plano mo magpaumaga dito eh. Ayos lang naman eh, alas 4 na madaling araw lang naman yung bangon ko, okay lang yun. Eh sorry na, ito na nga papasok na eh. Eh sige na, pumasok ka na din. Bukas day off mo, diba? Pasyalan mo ako dito, ha? Anong papasyalan ka dyan? Matutulog na ako pag uwi ko galing palengke, no? Wala naman ako mapapala sa'yo kundi chismis eh. Mag-beauty rest na lang ako. Baka makachamba pa ng ka-blind date na pogi, eh di maganda ako. Natatawa na lang ako na nangingiwi habang pinapanood kung paano siya pumasok sa bahay ng amo niya. May pakending-kending pa kasing nalalaman. Malaking lalaki si Jumar. Batak din ang katawan kaya ang sagwa talagang tingnan ang ginagawa niya. Pilit na pinapalambot ang kilos kahit mukhang tigasin ang mukha at katawan. Mababa lang ang bakod sa pagitan ng bahay ng mga amo ko sa bahay ng amo ni Jumar. Malalapad na kahoy lang yon na kinulayan ng puti at may disenyong patulis ang dulo. Hanggang bewang ko nga lang ang taas nun, kaya naman kahit nakaupo, tanaw ko pa din ang bahay ng kapitbahay namin.
Kapag ganong tapos na kami sa mga gawain namin, madalas naming tambayan ang bakod. Nasa magkabilang side lang kami noon nakaupo. Pero nagkakakitaan naman kami kaya maayos kaming nakakapagkwentuhan. Ay, Ma'am Biena! Nandito pa pala po kayo sa sala. Ah, nagtsatsa lang ako. Ikaw, bakit gising ka pa? Eh, katatapos lang po naming magdaldalan ni Baklita eh. Patulog na din po ako, Ma'am. Aha, ganun ba? Mukhang mas madalas mong kausap si Jumar kesa sa nobyo mo ah. Eh, lagi naman ho kasi siyang pagod. Tsaka, tulog na yun ng ganitong oras. Eh, si Veya nga ho pala. Nasa kwarto niya, nagpapahinga na. Inabot na nga ng anong oras dahil hindi natatapos sa kwentuhan nila ni Riri. Eh, alam mo, ngayon ko lang siya nakitang ganong kasaya. Mukhang hindi ako nagkamali na ampunin yung batang yun. Kalain mong unang araw pa lang i-close na agad sila ni Via. Sabik din ho kasi sa kalaro at kapatid si Veya, Ma'am. Eh sana nga ho, dili kayo nagkamali sa pagpapatuloy sa kanya dito. Hayaan mo, Marinel. Sisiguraduhin ko naman palagi ang kaligtasan ng anak ko. O siya, magpahinga na tayo. Bukas bibilhan natin ng ilang mga gamit si Ray Ray. Doon na lang siguro muna siya sa kwartong nilinis mo nung nagdaang araw. Kinabukasan nga ay inasikaso namin ang tutuluyan ni Ray Ray. Napansin ko ng araw na yon, na ganado na din kumain si Via. Ang nakakakilabot lang, yung dating itim na usok na nakikita kong nakakapit sa bata, parang nagkakahugis na. Narinig niyo na ba yung balita kay Kuya Ismael sa dulong bahay? Namatay na daw kaninang madaling araw. Ano? Si Kuya Ismael? Yung madalas na magbigay ng regalo dito kay Via kahit wala namang okasyon? Oo eh. Hindi ba't isang linggo na nga nakarata yun dahil sa pag-atake daw ng UTI? Hindi na nga makabangon yun nung huling bisita ko bago ako mag-out of town eh. Posible bang mamatay agad kahit nagsisimula pa lang sa dialysis? Parang imposible naman yata yun. Eh wala tayong magagawa. Hindi na siguro kaya ng katawan niya. Pero ma'am at sir, mukhang malakas naman ang katawan ni Kuya Ismael ah. Eh ano daw yung plano ng pamilya, Sir Jamil? Eh wala. Ibuburol siguro. Mamaya dadalawin ko sila doon. Gusto mo bang sumama, Mami? Siyempre gusto ko sumama. Kaya lang inaalala ko si Via. Okay lang po ako dito, Mami. Nandito naman po si Ate Maria tsaka si Kuya Riri. Tsaka tuturuan daw po ako ni Kuya sa mga assignments ko mamaya. Talaga, anak? Okay lang sa'yo na umalis muna si Mami? Opo naman. Big girl naman ako eh. Eh sige na po. Ako na pong bahala dito, Ma'am. Malaking bagay din na pasyalan nyo sila doon dahil kapitbahay natin sila. At bukod po dun eh, malapit si Kuya Ismael dito kay Veya. Yun na nga eh. Isigurado ba kayong okay lang kayo dito ha? Ay, oo nga pala po ma'am sir. Baka magapunta din si Jumar mamaya dito. Di up niya ho kasi eh. Ang kulit niyo talagang dalawa no? Day off niya tapos imbis na mag-unwind sa malayo, tatawid lang ng bakod. Buti, okay na siya sa ganung pahinga. Oo naman sir. Okay na kami sa ganung pahinga. Nakakapagod ho kasing gumala. Ubos na kasi, ubos pera din. Kaya dito na lang sa bahay. Nakakapagpahinga ka na, dili ka pa magastusan ng husto. Maganda mindset yan. Practical. Makakaibong ka talaga ng malaki yan kapag ganyan. Baka magulat na lang kami ng mam mo na mas mayama ka na pala sa amin, ha? Ay naku naman si sir. Imposible po yan. Alas tres ng hapon nang dumating si Jumar sa bahay. Nagbabantay ako noon sa dalawang bata. At hindi talaga ako komportabling iwanan si Via kay Ray Ray. Pero kailangan ko na ding magluto ng mamemeryenda namin. Huwag po kayo mag-alala kay Via, Ate Mari. Ako na pong bahala sa kanya. Aalagaan ko po siya. Nasa baba lang ako, Via, ha? Doon sa kusina. Kapag kailangan mo ako, tawag ka lang. Opo, ate. Huwag niyo po akong alalahanin dito. Kabado pa din ako pagkababa ko.
hanggat maaari. Minamadali ko ang pagluluto. Nag-request ng pancake noon si Via, kaya medyo matagal din siyang i-prepare. Hindi ko na magawang makipagkwentuhan kay Jumar noon dahil okupado ang isip ko. Inaalala ko kasi talaga ang posibleng mangyari. Kapag nagkataon, kasalanan ko dahil ako ang bantay ni Via ng mga sandaling yon. Ano ba naman yan? Pinapunta mo lang ba ako dito para panoorin ka magluto? Eh akala ko ba magchichikahan tayo? Eh kasi nga, nag-aalala nga ako kaya ako nagamadali eh. Si Riri lang kasi ang kasama ni Veya sa taas. Oh, eh ano naman? Kung yung alaga mo nga komportable dun sa kasama niya, dapat siguro na magtiwala ka na lang sa bata, no? Ang OA mo na masyado, baksa. Dili mo maalis sa akin yan. Delikado ang mga ganong entity, bakla. Dati na akong nagakita ng ganon sa eskwilihan ko noong high school. Una, nagadikit lang sa schoolmate ko. Tapos bigla na lang siyang nagwala. Nanakit ng mga kapwa namin estudyante. Ayun pala isinaneban na. Ay, oo na nga. Sige na, umakit ka na doon at ako na dyan. Bantayan mo na si Via. Tsaka, tigilan mo na nga yung pagkukwento ng tungkol sa nakikita mo. Dami-dami pwedeng itopic yung pa talaga. Sigurado ka? Eh sige, ikaw na bahala dyan ha. Ayos ko, teka. Si Veya yun ha. Veya? Veya, anong nangyari? Veya! Anong naginagawa mo, Riri? Bakit nagasubo mo ang daliri ni Veya ha? Mag-aalis mo nga yan. Ate, nasugat po ako ng gunting. Sinipsip lang po ni Kuya Riri kasi gamot daw po yun. Eh ganun po kasi yung ginagawa ng mama ko noon kapag nagkakasugat ako eh. Diyos ko naman, Veya. Medyo malalim yung sugat mo ah. Ano ba kasi talagang nangyari? Hindi naman po sinasadya, Ate Marie. Ay nako, matagal pa naman mag-aampat yan dugo mo. Eh tika't kukuha ako ng medicine kit. Nagmamadali kong tinungo ang lagayan ng medicine kit ni Via. May takot pa naman ako sa dugo. Kapag nakakakita kasi ako noon, bigla na lang nanginginig ang katawan ko. Kapag nasusugatan kasi si Via, kahit maliit lang ay malakas magdugo. Hindi pa basta tumitigil kaya hindi ko talaga maiwasang magpanik. Aray ko kuya, masyadong malakas yung pagsipsip mo. Tama na nga yan, Riri. Dili tama ang ganyang panggagamot, okay? Paano kung ma-infection yan? Ay nako, ang ibig ko sabihin eh, mali yan, okay? Kung sa inyo ay okay ang ganyan, dito dili. Pasensya na po. Sorry din, Via. Okay lang yun, kuya. Alam ko namang gusto mo lang akong tulungan eh. Habang ginagamot si Via ay hindi ko maiwasang mapansin ang tila pagpapawis ni Riri. May aircon naman sa kwarto ng alaga ko. Kaya nakakapagtaka na pagpapawisan ang kahit sinong papasok doon. Parang naging aligaga din siya. Hoy, kay Jan, bumaba na kayo dito. Luto na yung merienda natin. Ito na, bababa na! Okay ka lang ba, Riri? Pasensya ka na kung napagalitan kita, ha? Sensitibo kasi ang kalagayan ng kapatid mo. Sana mag-aintindi mo yon. Naiintindihan ko naman po. Pasensya na kayo sa akin, ha? Dapat hindi ko na dinadala dito yung nakasanayan ko sa amin. Eh bakit pa ang tatagal na mga to? Hoy, hindi na masarap yung pancake kapag malamig na, ha? Oh, hi! Ikaw ba si Riri? Opo. Aba? Okay ka din pala. Alam mo, hindi ka mapagkakamalang ampon ka dito. Ayan o, kahuwag na kahuwag mo si Sir Jamil. Nangunutang noo ko. Napansin naman yun ni Jumar kaya't naitikom niya ang bibig. Kahit kailan talaga walang preno ang bunganga ng baklang yon. Parang ako din. Oh ayan, okay na to. Dili na siguro yan magadugo. Eh sige na. Mauna na kayo sa baba ha, at magaligpit ko pa tong kalat sa table mo. Tama, tutulungan ko lang ang Ate Marinyo. Nasa lamesa na yung pagkain. Kayo nang bahala maglagay ng sauce ha, okay ba children?
Alam niyo po, Tito Jumar, hindi po bagay sa inyo yung maging babae. Mas malaki pa po yung katawan niyo sa daddy ko eh. Ha? Alam mo, Via, sobrang prank ka mong bata ka. Kaya gustong gusto kita eh. Minsan nakaka... Pati ba naman bata, Jumar? Eh, nakakatuwa kasi yung sasabihin ko. Eh, basta bilisan mo na nga dyan. Diyoserang batang to. Sabay kaming bumaba no ni Jumar matapos magligpit. Hindi ko naman inaasahan na kakapitan niya ako sa balikat habang bumababa kami. Nagulat na lang ako nang bigla siyang mapahinto sa kalagitnaan ng hagdan. Pagtingin ko sa kanya, naniniga siya habang nanlalaki ang mga butas ng ilong. Mas malaki pa nga yata yun kesa sa mga mata niyang mulat na mulat din naman ng mga sandaling yon. Nakanganga din siyang bahagya ng sundan ko ang tinititigan niya. Nakita kong kay Ray Ray siya nakatingin. Max! Max, yung tuod ko! Mabagsak ako! Ano ba nagsabi mo dyan? Umayos ka nga, halika na! Takpan mo yung mga mata ko, Max! Bilisan mo! Aha? Eh, kung bakit naman kasi naghahawak-hawak ka pa sa akin eh? Ayan nga yung nagsabi ko sa'yo. Ano? Naniniwala ka na ngayon? Sinabi nang takpan mo yung mga mata kong bruha ka! Kakalbuhin kita mamaya! Napakadami mo namang otos! O ayan, ano? May nagakita ka pa? Max, ano yun? Bakit ko nakikita yun? Anong ginawa mo sa akin? Pinasahan mo ba ako na ikatlong mata? Naku, alisin mo to, alisin mo to! Dali na, Max! Dahil kung hindi, bubulagin ko lang itong mga mata ko! Iwan ko sa'yo! Naipapasa ba yun? Baka kung oo, matagal ko na din itong nagapasa sa iba, no? Sumpa kaya to? Oh, kung ganun, bakit ko nakikita yung usok na humuhulmang parang babae? Nagahawakan mo kasi ako sa balikat, kaya lahat ng nagakita kong dili mo dapat makita, nagakita mo na din. Sa gulat ko ay bigla na lang lumayo sa akin si Jumar. Tila takot na takot. Humahakbang siya pababa nang hindi inaalis ang mga mata sa akin. Nailing na lang ako at nilampasan na siya. Napaka-uwi mo bakla! Halika na! Kain na tayo! Hindi! Ayoko na! Uuwi na lang ako! Hoy bakla, tika lang naman! Seryoso ka ba dyan? Eh basta! Yatin mo na nga lang ako! Sandali lang ha mga bata! Magkakain lang kayo dyan at nagpapabibi pa ito! Malayo kasi ang bahay nito eh! Sabay pang naghagikikan yung dalawang bata bago ko iniwan. Ang totoo, hindi ko kailanman makakasanayang tingnan si Ray Ray habang may kung anong itim na usok sa likuran niya. Naaawa ako sa kanya. Sa edad niyang yon ay nagiging kasangkapa na siya ng kung anong elementong hindi matahimik. Paano mo nagagawang harapin yung batang yun ha? Ako nga hindi ko maisip na makakaharap ko siya sa lamesa pagkatapos na nakita ko. Dili ko na lang nag-iisip na nag-i-exist yung usok. Kawawa naman yung bata kung susungitan ko madalas dahil lang dun. Eh wala naman siyang alam dun eh. Ikaw sa bagay. Pero ikaw yan eh. Iba naman ako. Hindi ko talaga kaya, Box. Natutuwal ako na hindi ko mawari. Basta, kakaiba yung nararamdaman ko. Eh bahala ka. Pero ayaw mo ba kahit mag-uwi na lang nung naluto mong pancake? Huwag na. Sa mga bata na lang yon. Pero teka nga. May nakalimutan ako i-chika sana sa iyo eh. Ano nga ba kasi yun? Ay nako, lintik na multong itim na yun. Inoko pa yung buong utak ko. Pati yung ultimate chika ko tuloy nakalimutan ko. Huwag ka na kasi munang umuwi. Akala ko pa naman eh, makakapagkwentuhan tayo hanggang gabi sa kwarto ko. Eh ayoko na nga magstay dyan sa inyo. Hindi ko pa nga alam kung makakatulog ako dyan ng ayos eh. Kakainis talaga. Hindi ako makapaniwalang totoo yung nakita ko. O sige na, pumasok ka na sa loob. Eh okay, sige. Sa diop ko na lang dyan ako. Oo, sige. Baka pumunta din kami mamaya sa bahay ni Kuya Ismael. Magdonobela daw dun si Madam. Ay, speaking. Ayun, naalala ko na bakla. Pwese talaga tong baklang to. O sige na, magasabi mo na yan. Ano ba yun at parang excited na excited kang i-chika?
Eh alam mo namang BFF nitong si Madam ko yung asawa ni Kuya Ismael, di ba? Kaya kahit sa morgue, kasama siya bilang moral support na din. Ay naku, ikaw talaga. Pati ba naman ang tungkol dyan? Eh hindi pa naman kasi tapos eh. Pero alam mo ba, nung sinubukan na imbalsamuhin yung katawan ni Kuya Ismael, wala daw na sip-sip ng dugo. Puro tubig daw yung nakuha. Kaya daw parang kakaiba daw yung bigat eh. Palaisipan tuloy kung ano talaga nangyari sa kanya. Ayun nga, hindi yata natuloy na ibuburol ngayon dahil pinag-uusapan pa kung ipapa-autopsy yung bangkay. Dahil sa mga nalaman ay hindi ko mapigilang malungkot. Mabait naman kasi talaga ang pamilya nila Kuya Ismael. Lalo na siya. Simpleng tao lang sila. Palangiti at mapagbigay. Kapag may handaan nga sa pamilya nila, halos lahat ng kapitbahay ay pinapadalahan ng handa. Kaya naman marami din ang nagmamahal sa pamilyang yon. Gabi nang umuwi sila ma'am at sir, napansin nila agad ang sugat sa daliri ni Via. Pero nang ipaliwanag ng bata ang nangyari, naging okay din naman. Matapos ang hapunan ay si Ma'am Vienna na ang nag-asikaso kay Via. Ibig sabihin po, nagkasundo po silang ipapa-autopsy ang bangkay ni Kuya Ismael. Oo daw. Hindi kasi normal yung nangyari habang inembalsa mo siya. Kahit isang taong ka pang madialysis, hindi pwedeng halos walang matirang dugo sa katawan niya. Ang weird talaga. Imposible yun eh. Eh ano daw hong nagasabi ng mga doktor, sir? Dili ho talaga normal na ganun ang mangyari. Wala din silang masabi eh. Halos lahat talaga blanco kung bakit nangyari yun. Eh, o nga pala, may nabanggit ang mam mo sa akin tungkol sa sinasabi mo daw kay Ray-Ray. Kung hindi mo mamasamain eh, ano ba yung mali ka mo na nakita mo dun sa bata? Ay naku, sir. Ang totoo niyan eh, gusto ko lang din sanang hayaan na. Dili ko naman kasi alam kung maniniwala kayo sa akin. Eh bakit? Ano ba yon? Gusto ko malaman, Marinel. Kung dili niyo po natanong, eh may third eye po kasi ako dati pa. Pero naging normal naman po ako nung nandito ako sa inyo eh. Wala kasing kahit anong elemento dito. Pero simula ho nung nagadating kayo ni Rere, nakita ko ho na may parang itim na usok na nakakapit dun sa bata eh. Nagatakot lang po ako na baka kung ano yun, mamaya ho ikapahamak pa ng pamilya ninyo yun. Itim na usok? Ano ibig sabihin nun? Masamang elemento ho kasi yun, sir. Pwedeng kaluluwa na hindi matahimik. O kaya eh, masamang tao nung nabubuhay at gustong maghigante. Pwede din namang... Tama na, Marinel. Pero kung totoo yung nakikita mo, ano bang pwedeng gawin para maalis yun? Nagabinyaga na ba si Rere, sir? Oo naman. Ang ibig ko sabihin eh, siguro napabinyagan naman siya. Eh bakit ba? Kailangan pa ba nun? Aba oho. Siguro kailangan nyo muna siyang magadala sa simbahan. Kay Father ba, sir? Pag pre-over nyo ho siya doon. Ganun lang, mawawala na? Dili ho ako sigurado eh. Pero yan po talaga ang unang hakbang. Yung magalapit muna siya sa Diyos. Tatangu-tangu pa si sir bago nagpaalam sa aking aakyat na. May pakiramdam akong kakaiba sa mga kilos niya. Pero gaya ng bili ni Jumar, binaliwala ko na lang yon dahil hindi ko naman sakop ang tungkol sa bagay na yon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Naiihi ako kaya pupungas-pungas akong nagtungo noon sa banyo. Nang saglit akong mapatingala sa taas, parang naaninag ko si Ray-Ray na pumasok sa kwarto ni Via. Nangunutang noo ko, pinilig ang ulo at kinusot ang mga mata. Ang alam ko kasi, may sarili ng kwarto ang batang yon. Saka kung hindi ako nagkakamali, alas 4 pa lang ng madaling araw, anong gagawin niya sa kwarto ng alaga ko? Kaya kahit naiihi ay mas nangibabaw pa din sa akin ang kakaibang kaba na naramdaman ko noon. Marahan akong umakyat at sumilip sa silid ni Via. Ang nakita ko sa tulong ng malamlam na liwanag sa lampshade ay talaga namang nagdulot ng kilabot sa akin. Paano'y tila asong sinisinghot ni Rere si Via
mula sa buhok nito pababa sa katawan. Ay, Riri! Ano nagagawa mo sa... Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Itim na itim yung mga mata mo! Veya! Veya, magagising ka! Ano nangyari dito? Bakit ka sumigaw ng ganon, Marinel? Eh, kasi ho, ma'am. Si Riri. Nasaan na ho siya? Nandyan lang siya kanina. Nagakita ko siya, nagasinghot niya si Veya. Ano? Marinel, nananaginip ka pa ba, ha? Dili po, ma'am. Talagang nagakita ko siya. Nung nagapasok po ako, pinigilan ko siya. Nakakatakot po yung itsura niya. Yung mata niya puro itim. Tapos parang galit na galit siya sa akin. Nasa kwarto niya lang si Ray-Ray. Tulog na tulog. Imposible naman yun, ma'am. Nasa harapan ko po siya kanina bago kayo magdating dito. Ay nako, Marinel. Ayoko nang mauulit to, ha? Please lang, ayokong magagambala ng ganito ang tulog namin at tulog ni Via. O sige na, iisipin ko na lang na baka pagod ka. Magpahinga ka na at magpapahinga na din ako. Eh pero ma'am, maniwala naman po kayo sa akin. Marinel, sige na ha, okay na yun. Dinaig ko pa ang napahiya sa harap ng maraming tao. Nagmuka akong katawa-tawa sa paningin ng mga amo ko ng umagang yon. Pero kahit sa sarili ko, hindi ko naman maipaliwanag kung paanong nawala si Ray-Ray sa harapan ko nang hindi ko namamalayan. Naiinis akong dumiretso sa banyo at inilabas na ang kanina pang tinitimping sakit ng pantog. Magkakasakit pa ako sa bato sa pagtitiis ng ihi, masiguro lang naligtas si Via. Tapos, sa huli ay hindi naman ako paniniwalaan. Kung sa bagay, hindi naman bago ang ganong senaryo sa akin. Medyo nagdamdam nga lang ako dahil matagal na din simula nang mapagkamalan akong baliw dahil sa mga nakikita ko. Nakahiga na ako'y laman pa din ng isip ko ang kakaibang kinilos ni Ray-Ray. Malakas ang kutob ko na hindi lang yun magiging basta kaso lang ng exorcism kapag nagkataon. Mukhang hindi na maganda itong nangyayari sa mga kapitbahay natin ah. Kanina lang habang naglilinis ako ng sasakyan, may sinugod na naman daw sa ospital. Anak daw ni paring Atong, na dengue daw. Na dengue? Paano naman mangyayari yun? Regular naman ang pausok dito sa atin. Tapos may mga screen naman ng mga bahay nila, hindi ba? Yun na nga eh. Baka sa school na dali. Kawawa naman yung bata. Nakita ko kanina parang tuyot na tuyot eh. Dehydrated na siguro. Bakit naman kasi ngayon lang isinugod? Hindi ko pa din alam yung kwento. Nakita ko lang kanina. Sana naman ligtas yung bata. Bibo at masiyahin pa naman yon. Hindi pa ako masyado nag-alala ng mga sandaling yon. Pwede naman kasing coincidence lang na magkasunod ang namatay sa lugar namin. Pero nang matapos ang isang linggo, at nasa anim na katao din ang sunod-sunod na namatay sa mga kalapit na bahay at kabilang village, doon na talaga kami nag-alala ng husto. Hindi na kasi yung normal na kahit ang kapitan namin ay nagtaka na din. Lahat naman ng namamatay ay may mga sakit na talaga. Ang ilan ay nakaratay na. Pero may iba na malakas pa naman at inatake lang daw talaga sa puso. Pero ang hindi ka panipaniwala ay ang kawalan ng dugo ng mga ito sa tuwing e-embalsamuhin na. Gaya ng nangyari kay Kuya Ismael, hindi mo rin mapagkakamalang walang dugo dahil hindi naman ganun katuyot tingnan. Yun pala ay tubig ang laman ng katawan at manas na lang ang balat kaya mukhang normal pa rin. Shhh! Huy! Bakla! Halika nga dito sandali! Ano na naman yung bakla ka? Bakit ba? Lumabas na yung autopsy result. Huwag ka muna maingay ha. Diyos ko, nakakaloka, Mari. Nabibitin naman ako sa'yo eh. Ano ba yung resulta? Ang cause of death daw talaga ni Kuya Ismael eh, blood loss. Tapos may nakita daw na parang nalunod daw yung baga sa tubig. At ito pa, alam mo ba yung pinaka nakakatakot? Ay, wait lang ha, may pogi. Ay, naku, Jumar naman. Dili ka na bagets ha? Tanda-tanda mo na eh, talandi ka pa dyan.
Idiri-diritso mo nga yung pagkwento. Dili yung may madaan lang na binata sa harapan ng bahay eh, bigla ka na lang nag-iiba ng anyo. So ayun na nga, nasa na nga ba tayo? Doon sa sinasabi mong pinakanakakatakot. Oo, yun nga Mari, di ba? Sino ba naman mag-aakala na posibleng mangyari yun? Nakakaloka na dito sa baryong to. Ha? Eh ang alin ba? Wala ka pa namang sinabi eh. Ay, wala pa ba? Bali yung utak kasi ni Kuya Ismael, wala din daw. Tapos may nakita silang maliit na butas sa tuktok ng ulo niya. Doon sa pinaglalagyan ng puyo natin, may butas na tagos sa bungo niya. Eh ang hinala nga nila madam, baka may sumisip ng utak. Diyos ko, nakakadiri. Sigurado ka ba dyan sa sinabi mo, bakla? Abay, oo naman. Saan ba ako kukuha ng kwentong ganon? Saka nakalagay yun sa report ng autopsy dun sa bangkay, no? Alam nga namang gumawa yun ng kwento, di ba? Ay naku, grabe talaga. Hindi na normal yun nangyayari dito sa atin. Kailangan talagang magagawa na tayo ng aksyon. Baka mamaya magulat na lang tayo. Ubos na pala ang mga kapitbahay natin. At ano naman naiisip mong gagawa nito? Saka anong gagawin natin? Kung si Kapitan nga nakangangal lang sa opisina, tamang padala lang ng bulaklak. Eh tayo pa kayang hindi hamak na sahuran at alipin lamang na salapi? Hindi na ako nakakibo nun. Tama na naman siya. Lagi naman akong matapang sa pagpaplano, pero walang alam kung paano magsisimula. Ang inaalala ko naman kasi, may malubhading sakit si Via. Baka mamaya magulat na lang kami. Mapabilang na siya sa pinaglalamayan ng dahil sa sumpa nang hindi ko rin maipaliwanag na bagay. Pagpasok ko sa bahay, inabutan ko si Ray sa sala na nag-iisa. Nakayuko at tahimik. Sa kabila ng hindi magandang bagay na nakita ko sa kanya, may kumukurot pa din sa puso ko sa tuwing makikita ko siyang malungkot. Alam ko kasi ang pakiramdam ng nag-iisa at parang walang pamilya. Bakit delay ka nagatulog, Rere? Gusto mo ba magatas muna? Aba teka, ano bang problema? Bakit ka nag-aiyak dyan? Wala po, Ate Mari. Mabigat lang po yung pakiramdam ko. Kailangan ko lang po siguro umiyak. Eh, okay lang yan. Naalala mo ba ang mama mo? Hindi po. Ayoko siyang alalahanin. Bad po siya. Pinapahirapan niya ako hanggang sa ngayon, ate. Tulungan mo naman ako. Galit na galit siya sa'yo. Kasi hadlang ka daw sa mga plano niya. Alam niya na nakikita mo siya. Sasaktan ka niya, ate. Itutulad ka niya sa mga taong yun. Pati, pagod na po ako. Ayoko na po kay mama. Shhh, Riri, tahan na. Dili ka namin pababayaan. Tutulungan kita. Mag-aalis natin siya sa buhay mo. Basta't dapat maglaban mo din siya, ha? At manatili kang matatag. Magdasal tayo. Si Papa Jesus ang tutulong sa atin para paalisin ang mama mo, ha? Mali ka po, ate. Malakas siya. Walang kaya mag-alis sa kanya. Nandito lang siya. Ayoko na pong. Hindi niya ako iwanan. Rere? Anong? Nihilne. Sinasaniban ka nga niya. Bumalik ka, Rere. Huwag kang magapatalo sa halimaw na yan. Tanga ka ba? Anak ko siya. Sarili laman at tuko. Kaya akin lang siya. Akin lang yung katawan niya. Demonyo ka talagang halimaw ka. Paano mo nagagawang pagdusahin ang sarili mong anak? Iwanan mo ang katawan niya. Dili ka ba naawa? Kiliit-liit lang katawan niya para gamitin mo lang sa kasamaan mo. Mas magaan nga siyang gamitin eh. Alam mo, miss, bantayan mo na lang maigi yung alaga mo, wag ako. Dahil baka isang araw, matulad siya sa mga kapitbahay niyo. Tapos isusunod ko kayo isa-isa. Ihuhuli ko na lang si Jamil dahil may kailangan pa kaming gawin. Ibig sabihin, ikaw nga yun. Ikaw ang pumapatay sa kanila. Pero paano? Anong nagagawa mo? Marinel? Teka, si Riri ba yung nakahandusay? Anong ginawa mo sa kanya?
Naku, ma'am! Dili po ako! Wala po akong nagagawa sa kanya! Bigla-bigla na lang siyang bumagsak dyan! Ay, hindi, Marinel! Bakit may kalmot siya sa mukha? Oho! Dili ko ho talaga alam, ma'am! Wala naman yan kanina eh! Alam mong pinaka-ayoko sa lahat ang sinungaling, Marinel! Jamil! Jamil, tulungan mo ako dito! Nandiyan na ako! Teka! Ano nangyari dito? Hindi pa tayo tapos, Marinel. Mamaya mag-uusap tayo. Diyos ko naman, ma'am. Dili ko po talaga alam. Magapakinggan niyo po sana ako. Halos mangiyak-ngiyak na ako nun sa kaba. Natatakot ako sa nakikita kong galit sa mga mata ni Ma'am Vienna. Ilang sandali pa nga at bumaba na din sila ni Sir Jamil. Tahimik lang kaming magkakatapat sa salas. At si Sir Jamil ang unang bumasag ng usapan. Magpaliwanag ka, Marinel! Sir, maniniwala po ba kayo sa mga sasabihin ko? Halos 12 taon ka na sa amin, kaya tiwala na kami sa'yo. Ano man ang sasabihin mo, susubukan namin intindihin. Nadala lang ng bugso ng damdamin na ma'am nyo. Alam mo lamang sensitibo siya sa mga bata, di ba? Opo naman, sir. Naunawaan ko naman po yun. Pero wala po talaga akong ginawa kay Riri. Ang totoo, nagkakausap ko pa siya dahil nakita ko siyang nag-iiyak dito kanina. Tapos, bigla na lang nag-iiba yung kulay ng mata niya. Pati yung boses niya nag-iba ng tunog. O sabi niya, iingatan daw natin si Bea. Kasi baka daw isunod siya sa mga kapitbahay natin na naghamatay na. Okay, that's it, Jamil. That's it. Ayoko na talaga. Hindi na tama to. Ang mabuti pa magbalot-balot ka na dahil bukas na bukas din uuwi ka na sa inyo. Bumalik ka na sa lungsod, Marinel. Sobra na talaga yan. Uminahan ka muna. Hindi tayo magkakaintindihan yan kapag nag-i-hysterical ka ng ganyan. Ano pa bang hindi mo naiintindihan sa sinabi ng babaeng yan, ha? Dinamay niya na pati si Via. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga, Marinel? Kung ayaw mo kay Riri, siya na lang. Bakit dinadamay mo pa si Via? Pati ba naman bata, papatulan mo? Ma'am, dili niyo ho ako naintindihan eh. May masamang espiritu ho na magasahanib kay Riri. Kaya niya nagagawang pumatay ng mga may sakit. Pero kahit anong paliwanag ko noon, hindi ako pinakinggan ni Ma'am Vienna. Halos umiyak na siya noon sa labis na emosyon. Dahil doon kaya na nahimik na lang ako at hindi na kumibo pa. Hindi ko naman siya masisisi. Talagang sensitibo siya lalo sa usaping kamatayan at mababanggit pa ang pangalan ng kaisa-isa niyang anak. Nang senyasan ako ni Sir Jamil na pumasok na sa kwarto ko, agad ko naman siyang sinunod. Hindi ako nakatulog magdamag. Nakatulala lang ako sa drawer ko. Tinatantya kung totoo ba yung sinabi ni ma'am o dala lang ng emosyon niya. Sa tagal ko kasi doon, niminsan ay hindi kami nagkasagutan ng ganun kalala. Ano na naman ba yun, Box? Hindi ka na naman ba makatulog kaya nanggugulo ka? Nagapalayas na ako ni ma'am dito, Jumar. Talaga? Naku, mabuti naman. Mawawalan na ako ng kapitbahay na butangera. Seryoso ka ba dyan? Kaka, syempre hindi no. So anong chismis ba? Nag-away kayo? Hala, huwag mo sabihin ikaw at si Sir. Kilabutan ka nga sa mga iniisip mong bakla ka. Dili naman ganun. Dili naman ako chip para maging kabit. Uy, ano nga? Tungkol na naman ba dun sa bata? Alam mo, napansin ko lang ah. Simula nang dumating yan, doon na nagsimula yung sunod-sunod na pagkamatay dito sa atin. Sorry ha, pero kudubgo lang yun. Tama ka naman, Box. At si Riri mismo ang nagsabi sa akin. Ang ibig ko sabihin eh, yung nakasanib sa kanyang itim na espiritu. Okay. Tapos na ako makipag-usap. Inaantok na ako, girl. Bukas na lang ha. Box naman eh. Dili mo ba pwedeng tiisin na lang muna? Kailangan ko talaga ng makakausap o magabaliw na ako dito. Ay sige lang, mabaliw ka na lang. Kakatapos ko lang kalabanin sa isip ko yung nakita kong usok na yun.
Ngayon pa lang ako nakakatulog na maayos tapos pinaalala mo na naman? Wala ka talagang awa sa akin, Box. Ang lakas mo naman mga mental torture. Alam mo yon? Eh, sorry na. Ayoko kasi mag-aalis eh. Kailan baka bukas naman awayin niya na naman ako? Hindi naman ako tinulugan ni Jumar nang hindi ako okay. Ang totoo, nakatulog na lang ako habang kausap ko siya. Ang payo niya ay manatili muna ako hanggat hindi kami nagkakausap ng masinsina ni Ma'am Vienna. Parehas nga namang mataas ang emosyon namin kanina, kaya gano'n na lang ang naging batuhan namin ng salita. Pero sadya nga yatang mailap ang antok sa akin ng gabing yon. Hindi pa man lumalalim ang antok ko. Bigla na lang akong naalimpungatan. Nagpa siya akong lumabas na lang muna ng kwarto at magtimpla ng gatas. Baka sakaling aantokin ako pagkatapos uminom nun. Nang matanaw ko ang tila pagsara ng pintuan sa kwarto ni Via. May pumasok pa lang doon kaya ganon. Gaya ng nakasanayan ko, umakyat ako para siguruhin kung si Ma'am Vienna ba ang naroon. Pero hindi. Si Ray Ray ang nakita kong parang nauulol na asong sinisinghot si Via. Pakiramdam ko talaga ng mga sandaling yon. Lalabas na ang puso ko sa kaba. Pero hindi na ako nagpatalo sa bugso ng damdamin. Natuto na ako. Ma'am! Ma'am! Sir! Sorry ho, pero kailangan nyo ho talagang magabangon dyan. Marinel? Teka, paano ka nakapasok dito? Ginamit ko ho itong master key. Ipakiusap ho, huli na ho talaga ito. Kapag mali pa rin ako, kusa na talaga akong aalis. Eh sumunod na kayo sa akin, doon sa kwarto ni Bea. Patutunayan ko talaga sa inyo yung mga sinasabi ko. Bilisan nyo at makadili na natin maabutan. Ano na naman bang kabaliwan to, Marinel? Hindi ka pa rin ba tumitigil? Vienna, pagbigyan natin siya. Wala namang mawawala kung susunod tayo. Ngayon lang naman eh. Basta tutuparin mo yung pangako mo, oras na mapatunayan kung mali ka, Marinel. Huwag po kayong mag-aalala, ma'am sir. Tutupad po ako. Maingat naming binaybay ang papunta sa kwarto ni Via. Mula sa pintuan, gumawa ako ng maliit na siwang. Nakalak yun kanina. Mabuti na lang at alam ko kung saan nakalagay ang master's key. Nagawa ko yung buksan nang hindi namamalayan ng nilalang na nasa loob. Kitang-kita ko kung paano malaglag ng sabay ang panga ng mga amo ko. Nang makisilip ako ay napanganga din ako ng husto. Paano yung nakadukwang na noon si Ray Ray sa ibabaw ni Via? Napakahaba ng dila nitong gamit niya sa pagdila sa mukha ng alaga ko. Nakakapagtakang tulog na tulog ito at hindi man lang nagigising sa ginagawang kababuyan sa kanya ng halimaw. Si Ma'am Vienna ang hindi nakapagtimpi. Kaagad siyang sumugod. Pero sa gulat namin ay maliksing kumilos ang nilalang. Hindi ako makapaniwala nang makita ko siyang parang gagambang bigla na lang sumabit ng pabaliktad sa kisame. Habang ang ulo niya naman, nakatingin at nakangisi sa amin. Hayop kang bata ka! Walang yaka! Lumayan mo ang anak ko! Papatayin kitang demonyo ka! Sa wakas! Nagkaharap-harap din tayo lalo ka na Daddy Jamil! Ito na ang katubaran sa lahat ng paghihirap ko! May paparanas ko na din sa iyo ang sakit na ginawa mo sa amin na anak mo! Cindy? Ikaw? Ikaw nga ba? Anong ginawa mo? Bakit mo dinamay si Ray Ray sa kabaliwan mo? Wala ka talagang puso! Demonyo ka! Demonyo! Ikaw ang nagturo sa akin maging ganito! Kung hindi ka sana nakipaghiwalay sa akin, wala mangyayaring ganito! Ngayon, namnamin nyo ang sakit! Via? Via, anak ko, gumising ka! Jamil! Jamil, malamig ang katawan niya! Diyos ko, hindi na maaari! Tumawag ka ng ambulansya, Marinel! Bilisan mo! Opo, sir! Aligaga akong tumakbo sa ibaba at nagdial ng numero ng barangay. Matapos maipagbigay alam ang kailangan naming assistance, aakyat na sana ako ulit nang may maalala ako. Nagtungo ako sa kusina at naghanap ng kalamansi, pero wala akong nakita.
Lemon lang ang naroon kaya yun na lang ang pinaghihiwa ko at piniga sa baso. Binitbit ko din ang isang plastic ng sea salt. Nakita ko ang itsura ni Rayray kanina at hindi ako maaring magkamali na isa siyang aswang. Mukha siyang tiktik dahil humahaba talaga ang dila niya. Pag-akyat ko ay hinahanap ko kaagad ang halimaw. Pero wala na ito sa kisaming kinalalagyan kanina. Habang si Mama ay abala sa pag-aayos kay Via, si Sir naman ay parang trumpong paikot-ikot. Tila may kung anong sinusundan sa dingding man o kisame. Pinaglalaruan niya tayo! Kung talaga matapang ka! Humarap ka sa akin, Cindy! Ano? Saktan mo ako! Huwag yun ako! Hindi ko naman nakalaing sa harapan ko biglang bubulaga ang nakakatakot na anyo ng isang halimaw. Alam kong si Rayray pa din yon, pero ibang-iba na ang itsura ng mukha niya. Maihahalin tulad na yon sa isang panike. Para siyang nang-aasar na nakangisi pa sa akin. Dahil doon ay hindi ako nag-atubiling ibuhos sa mukha niya ang piniga kong lemon sa baso. Hindi ko alam kung e-epekto yon ng mga panahong yon. Ang alam ko kasi ay kalamansi naman talaga ang panlaban sa mga aswang. Isusunod ko pa sana ang asin nang bigla na lang siyang magwala. Parang nagkaroon ng ipo-ipo sa loob ng bahay. Napaupo na lang ako sa gilid ng kama. Habang ang mag-asawa naman ay yakap na lang si Via. Hanggang sa maya-maya pa, narinig ko na ang sirena ng ambulansya. Kasunod noon ay bigla na lang padapang bumagsak sa sahig si Rayray. Agad na ibinaba ng mag-asawa si Via. Habang ako naman ay agad na nakahanap ng sinturon para ipantali sa halimaw. Isa mo naman ako paghahanapin na albularyo. Diyos ko naman, Day. Hindi tayo parehas lumaki sa probinsya. Dito lang tayo kumukuha ng datong, alam mo yan. Magtanong mo si Madam Mojomar. Taga rito siya. Baka naman may kakilala siya. Sila Ma'am at Sir kasi sa lungsod din naman galing eh. Eh bakit naman kasi ayaw niyo nalang maghanap ng exorcist? Parang yun yung kailangan ng bata eh. Eh Diyos ko, makalabas na nga. Hindi ko kinakayang itsura niya. Parang adik na manyak sa kanto. Maghahanap ka na ng albularyo. Dili naman kasi basta sinapian ng batang to eh. Nagagamit ng nanay niya ang katawan niya. Eh nagiging aswang yambax. Nangangain? Grabe ka naman, be. Bakit ngayon pa? Sira ulo ka talagang bakla ka. Sige na, magtulong mo kami ha. Mamaya nandito na si Sir. Oo na nga. Kailan bang ito tinanggi ang babae ka? Sige na, kakausapin ko si Madam. Ingat ka dyan ha. Manananghali nang bumalik si Sir. At bakas sa mukha niya ang matinding depresyon. Magulo ang buhok niya at mugto ang mga mata. Kinabahan tuloy ako ng matindi. Hindi pa man siya nakakalapit ay ganun na lang ang dasal ko na sana maayos ang kalagayan ni Via. Sir, kumusta po si Via? Critical ang lagay niya, Marinel. 50-50 ang chance na mabuhay siya. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko. Karma ko dapat ang lahat. Ako ang dapat nagkakasakit at hindi siya. Ako ang nagkasala. Ako dapat ang kinakarma, hindi yung anak ko. Sir, tungkol ho ba yan kay Rere? Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ng mam mo. Pero gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa kanya. Kung kinakailangan na ibigay ko ang buhay ko, gagawin ko. Pero paano naman ho si Rere, sir? Anak nyo din ho siya. Papaano ba siya titignan bilang anak ko, Marinel? Isa na siyang aswang. Ginawa na din siyang aswang ng ina niya. Dili ko po maintindihan, sir. Aswang na po ba silang mag-ina noon pa, sir? Hindi. Normal na tao si Cindy na makilala ko. Bago kami kasal ni Vienna, nabuntis ko na si Cindy. Pero yung mam mo, mahal ko siya kaya siya yung pinakasalan ko. Hindi ko naman alam na mabubuntis pa siya noon kay Via. Sa tuwing umaalis ako, alam niyo na business trip lang. Pero ang totoo, nakila Cindy ako. Sa ganun parang ko lang maaari makasama yung panganay ko eh. Pero nitong huli ko lang nalaman na humaling pala si Cindy sa isang samahan.
Mga kulto sila na nangangako ng panghabang buhay na kagandahan. Sabi niya, para daw hindi ko siya iwan. Pero iba yung nangyari. Ginawa lang siyang halimaw ng mga sinasamba nila. Doon ako tuluyan nakipaghiwalay sa kanya. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na nagpasagasa daw siya sa tren. Nagkalasog-lasog yung katawan niya. Kaya sinama ko si Ray dito at pinagpanggap na naampunin ko na lang. Magkakahalong inis, galit at awa ang naramdaman ko habang nagkukwento si Sir Jamil. Ganun na nga yata kalalim ang tiwala niya sa akin para magawa niyang aminin ang lahat ng yon sa isang hamak na tulad ko. Hindi ako kumibo. Wala akong karapatang husgahan ang pagkatao niya. Nakinig lang ako at dinamayan siya sa bigat ng daladala niya. Ramdam ko ang pagsisisi niya ng mga sandaling yon. Hanggang sa ngiting-ngiti na ding dumating si Jumar. Kasunod niya ang isang binata na nooy nawiwirdohan ako sa kabuuan. Hindi ko lang trip ang forma niya. Pero kung sa katawan din lang, macho siya. Katamtama ng laki at makisig at moreno pa. Ano na naman yung bakla? Eh maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na jowa ko yan? Ano ka ba naman? Dili ito ang tamang oras para sa ganyang bagay. Eh nasaan na ba yung albularyo? Eh yan na nga. Siya yung nirekomenda ni madam. Siya? Eh pero bakit ang bata naman? Magaling ba yan? Ang dami mo naman tanong eh. Sige na. Ikaw na bahala kay baby boy ah. Ingatan mo yan. Iwan ko sa'yo. Kami-kamo ang ingatan niya, no? Dili ka ba sasama? Nako, Marinel, tigilan mo nga ako. Matapos magpakilala bilang si Alvin, walang paligoy-ligoy na agad hinanap ng lalaki ang magiging pasyente niya daw. Ni hindi siya nagtanong kung magkano ang ibabayad sa kanya. Basta't nakipagkamay lang siya kay Sir Jamil at dumiretso na din sa kwarto kung saan ko itinali si Ray-Ray. Sinasabi ko na nga ba, isa sa mga miyembro ng kultong yon ang naghahasik ng lagim dito. Hindi naman kasi magagawang sumanib ng purong aswang dahil walang kaluluwa yung mga yon. Diretsuhin mo ako. Aswang na din ba yung anak ko? Aswang siyang matatawag. Dahil sa katawan niya pumapasok ang kinakain ng kaluluwang nananahan sa kanya. Sa oras na mapalayas ko ang aswang at naghahanap pa rin siya ng sariwang dugo at utak ng tao, paniguradong sanay na ang katawan niya sa ganong uri ng pagkain. Kung hindi naman, magpasalamat ka na lang siguro, sir. Mangahungang! Nagsasayang na kayo ng pagod! Kung inaakala niya na mababawi niyo pa yung anak ko, nagkakamali kayo! Akin na siya! Isasama ko siya kung saan man ako ngayon! Pati ikaw! Ikaw! Isasama ko kayo lahat kapag nakuwala ko dito! Pakulan niya ako! Isang beses lang kitang pakikiusapan. Kusa mong iiwan ang katawan ng batang to. O pwersahin kita at magdodoble-doble ang hirap mo. Huwag mo akong takutin, bata. Sa pari nga, hindi ako natatakot eh. Sa iyo pa kaya na isa lang huwag na magkakamot. Matigas ka! O sige, mamaya kahit magmakaawa ka pa, hindi na ako makikinig sa iyo. Kaya hanggat may oras ka pa ngayon, gawin mo na. Lumayas ka at huwag ka nang babalik pa. Ayoko! Hindi ako alis! Maglaro lang tayo! Hindi tayo alis ditong lahat hanggat hindi ko kayo napapatay! Miss, sir, hali kayo dito. Huwag na huwag kayong bibitaw sa dalawang panyo na yan. Yan ang magsisilbi niyong proteksyon para hindi kayo pasukan ng kaluluwa. Ano man ang makita niyo at marinig, huwag kayong magpapadala. At hanggat walang itim na usok na lumalabas sa bibig ko, huwag na huwag niyo yung bibitawan. Maliwanag ba? Ay, uho! Nagaintindihan ko. Nagaintindihan ho namin. Isang beses ko lang pwedeng palabasin ang espiritu. Kapag nakapasok ito sa katawan ng isa sa inyo, hindi ko na yun maaalis. Simulan mo na yung trabaho mo. Huwag mo na kami alalahanin. Hindi ko mapigilang kabahan habang may kinukuha siyang kung ano sa dala niyang sako bag. Nang mailabas niya ay napansin kong para yung balat ng kawayan. Itinali niyang una sa paa ni Ray-Ray. Sumunod sa ibaba ng tuhod. Sa hita, sa bewang, sa dibdib at sa noo. Nagsimulang maging malikot si Ray-Ray sa upuan. Para siyang sinisilihan.
nanlilisik na din ang mga mata niyang nooy na pansin kong pabago-bago ang itsura. Minsan bumabalik yun sa normal. Minsan naman ay nagiging purong itim. Ate! Ate Marie, ayoko na po! Ang sakit-sakit na! Sobrang init! Tulungan niyo po ako! Nangako kang hindi mo ko iwan, di ba? Dad! Kahit ngayon lang piliin mo naman ako! Dad, maawa ka! Alisin mo to! Mainit to! Umalis ka na! Umalis ka na! Ah! Ayoko na! Masakit na! Tama na! Tapos na ang oras para sa kasunduan. Lumayas ka na mabilis kung ayaw mo malatayan na mas marami. Ayan pa! Hindi tumigil sa pagsaboy ng katas ng kalamansi sa katawan ni Ray Ray. Kumalat ang amoy nun sa paligid kaya alam ko. Isang malakas na tili ang pinakawalan ni Ray Ray bago ko nakita ang paglabas ng itim na usok sa bibig niya. Takot na takot akong napayuko noon. Gaya kung paano nagwala si Ray Ray ng nagdaang gabi. Ganon din ang itim na usok na yon. Tila naghahanap ng mapapasukang katawan. Pero dinadaanan niya lang kami ni Sir Jamil. Hanggang sa bigla na lang yung pumasok sa bibig ni Alvin. Napasinghap ako ng agad mangitim ang mga mata nito at ngumisi. Pero hindi yun nagtagal dahil napapalitan yun agad ng malakas na palahaw ng isang babae. Boses nagmamakaawa yon at hindi ko alam kung saan yun ang gagaling. Hindi naman kasi bumubuka ang bibig ni Alvin. Hanggang sa bigla na lang umangat mula sa lapag ang mga paa ng binatang albularyo. Nang marating niya ang kisame, bigla na lang siyang nanginig. Para siyang kinukumbulsyon na namumuti pa ang dalawang mga mata. Matagal din yon at hindi ko alam kung ilang minuto. Pero pakiramdam ko ay matagal pa yon sa buong buhay ko. Dasal na lang ako ng dasal na sana ay matapos na. Hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak sa lapag ng patihaya. Wala pa din kaming nakikitang itim na usok na lumalabas, kaya hindi namin nagagawang bitawan ang mga pulang panyo. Nilapitan namin si Alvin at sinubukang gisingin. Agad siyang napaluhod at saka yumuko. Doon ay isinuka niya ang napakaitim at napakalapot na likido. Kasabay noon ang paglabas ng manipis at kaunting itim na usok sa bibig niya. Napakabaho nga po pala ng sinuka ni Alvin. Hindi ko maipaliwanag ang amoy. Pero sa tuwing iisipin ko, pakiramdam ko na aamoy ko pa din yon. Ganun kalala ang amoy niya. Tipong hindi na maalala ng ilong mo. Pero damang-dama ng utak mo kung gaano yun kabaho. Makalipas naman ang dalawang buwan. Totoo ba talaga to, Jamil? Pero paano yung nangyari? Hindi talaga ako makapaniwala. 25 is 25%, Mami. Mapapa-operahan natin si Via. Gagaling siya sa sakit niya at magiging normal yung buhay niya. Diyos ko po, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Kagat-kagat ko ang pangibabang labi habang tinitimpi ang luhang gusto pang makisali sa masayang iyakan ng mga amo ko. Paano'y nagpositibo sa bone marrow transplant ang magkapatid na sina Via at Ray Ray? Tunay ngang isang milagro ang pangyayaring yon. Tama po ang narinig ninyo. Maayos at nagkapatawaran na ang pamilyang pinagsisilbihan ko sa loob ng mahabang panahon. Nakakabilib ang pangunawa ni Ma'am Vienna. Gayun din ang dedikasyon ni Sir Jamil na makabawi sa kanyang pamilya. Maging sa akin ho ay humingi ng tawad si Ma'am. Hindi niya na ako pinaalis at tinaasan pa nga ang sahod ko. At bukod pa doon, tuwing day off ko ay binibigyan niya pa ako ng pang-allowance. Si Ray Ray naman, patuloy na naghahanap ng sariwang pagkain. Pero gulay at prutas naman, tuluyan kasi siyang gumaling matapos siyang gamutin ni Alvin ng ilang session. Bukod pa doon, pina-therapy din siya ng mga magulang niya. May mga bali kasi ang buto niya. Wala na din po ako nakikitang kung anong nakadikit sa kanya ngayon, Miss Clar. Malinis na ulit at payapa ang tahanan ng pamilya Suarez. 2009 pa po nang naganap ang lahat ng ito. Ngayon ay narito na ako ulit sa Kamaynilaan.
may maayos ng buhay kasama ang aking pamilya. Nagkatuluyan nga po pala kami ni Aldrin. Habang si Jumar naman ay nakapag-abroad na at ngayon ay may negosyo ng mga ginto. Maraming salamat po sa pagbili ng aking kwento, Miss Clore. Hiling ko po sana, lumawak pa ang naaabot ng inyong channel. Huwag po kayong mapapagod mag-upload. Ingat po sa ating lahat at God bless. Your solid kayanggaw, Marinel ng Taguig.